Hello everyone, welcome to Soundstage Sargo Music Center. My name is Coach Joseph. Coco po, namamas ko po. Ayan, andito na naman tayo sa isa na namang episode ng Competition 101 dahil ang buhay minsan parang competition. Ayan, before we continue, let me just invite everyone to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Soundstage Sargo Music Center, and click nyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga videos na lalabas. Ayun, so ika nga ni Coco, malapit na ang Pasko. Merry Christmas! And kung yung iba sa inyo pinapanood dito, magpapasko o Pasko na, Merry Christmas sa inyo. And kung tapos na, belated Merry Christmas sa inyong Happy lahat. Happy New Year na lang. Happy New Year, Happy Three Kings, Happy Valentine's Day, and Happy Easter. Happy Semana Santa na. Ayun, okay. So, siyempre, regular ang ano natin ngayon. Isa sa mga regular talents ang i-feature natin namin ngayon. Yun. Okay, so wag na nating patagalin pa. And umpisa na natin. Hi nga pala kay Boise Alina. Boise! Ayan. Kasi nilagay ko na apelido kasi nag-comment siya. Ako ba yun? Malamang, ikaw, malamang naman. Diba? Kasi siya lang naman yung Boise na natin. Diba? Ano si Kuya Boise Digiya kaso, walang ituhan yun. Ayun. Hi, Boise Alina. Ayan. Okay. So, wag na natin patagalin pa. Our talent and focus for today is Miss Julianne San Jose. So, ayan. Ika nga, inumpisa na natin magbumati sa mga kaibigan natin diyang masugid na manonood dito sa Competition 101. Ayan, sila Mary June Ligaya ba yun? Naduduling ako. Si Jing Morales. Ayan, si Fruitberry. Ay, si Fruitberry, hello. Hello, hello, hello. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. So, etong video na i-feature natin is nasa beach siya, no? Oo, parang wala lang, parang pinaunlakan niya yung mga fans. Parang buti pa siya, nakapagbakasyon na. Oo. Pero ang maganda dito kay Julie is, kung biglaan man ito, alam mo yung napaka-sport niya, napaka-game niya to. Ika nga, hindi man siguro siya ganun kapagod or kung pagod man siya, pinagbigyan pa rin niya ang mga fans. Yun ang maganda doon, di ba? It has nothing to do with just being a professional. It's more of being a good person din talaga to give back to others din eh. Maraming salamat sa pinagkunan namin ng video na to, si Fritz Vega PH. Yun, Fritz Vega PH. Maraming Nandun salamat. Nandun po sa kanyang YouTube channel ang complete video. Ayan, mag-subscribe na rin kayo kay Fritz Vega. Fritz Vega PH. Ayan, maraming salamat. So, ang title ng song ni Miss Julie ay I'll Be There. Ito po ay galing sa soundtrack ng Lie to Me na Korean novela pinalabas sa GMA. Yun. So, umpisa na natin. Yes. Ayan. Saan ba ang piplay ko? Yun pala. Fritz Vega, PH. Sana all nag-beach na. Okay. Taon na ako na yung nakapag-beach. First time I laid my eyes on someone like you. Like you. Felt forgetting the moment with you. Ayun. Wait lang ha. Napansin mo yun? Alin? Si ate? Ayun. Hindi, yun nga, yung huli na dahil sanay siya na nasa TV, nasa stage, kasi merong may proper decorum on how to pass something kapag nasa stage ka o nasa limelight ka. Hindi mo pwedeng, pakikuha, ito ibabato mo. Hindi ko alam yun. Ayun, alam niya kung ano yung proper decorum and proper way to handle it. And alam mo yun, si Momo lang ingay sa likod. Oh, anyway. Fun din si Momo ni Julian. Oo. Ayan, ang tawag dito, nakaka-distract si Momol. Ang tawag, shh, tumigil ka dyan. Ano yun? Ano sinasabi ko? Yung how to pass. Oo. Ika nga, as much as possible, hindi masisira yung performance niya na kahit impromptu yan or hindi, correct me if I'm wrong, yung pwede niyang ipasa ng hindi masyado mapapansin. Mapapansin yung naglakad na dumapit, 'di ba? Pero 'yun, ika nga kudos pa rin, nandoon pa rin talaga yung professionalism niya. Sa akin pagkakaintindi ko dito, dahil nga ang impromptu lang 'to, hindi planado, kaya
maraming mga nangyayaring pasahan sa likod niya nangyayari dahil yes, hawak ko pa pala cellphone ko. Teka, kakanta pala ako, pakakuha naman ito. Ika nga, that happens kasi impromptu. Pero the way she handles it, ika nga, para sa amin na nasa TV production, it's a big thing. Ika nga, hindi mo kailangan sabihan yung talent kung anong dapat niyang gawin. Kasi minsan nakakalimutan din ibigyan ng orientation o ipaliwanag sa lahat ng talents na ganito dapat, ganito dapat. So, ano nangyayari eh, ayun, alam mo yung may nagkakamot, may nagaano. So, yun yung mga bawal talaga na, ayan, thank you so much. At least, maipaliwanag natin sa mga nanonood now dyan. Know. Ayan, diretso tayo. Sorry. Bus all smile pa rin siya. Okay, wait lang ha. Salamat sa mga nagtitilian. Maganda ng song. Maganda ng melody, di ba? Mm-hmm. Parang siyang lalabay na hinihelik. Ayun, hindi ko alam yung lyrics niyan, pero ang maganda dun sa pagkakakanta niya kasi is may gigil eh. Usually ako, yun yung hinahanap ko, yung gigil ng kumakanta, kung talaga nag-e-enjoy. Yung pagkanta niya, every day, yung modulation niya na gumaganon, yung pumipitik. Ika nga sa pumipitik na boses. Ika nga, enjoy na enjoy yung lungs niya, yung vibrato niya, yung boses niya. Alam mo yun, yung conditioned siya. Yung tuwan-tuwa ako sa ganun, sa mga kumakanta. Ako wish ko lang sana nandun ako sa beach. Napanood siya. Oo, no. Yung parang nasa kabila tayong kainan ng karinderya, tapos nakita, may kumakanta, punta tayo. At sana may buffet. Oo, nakikain, di ba? Nakikain na. Ayan, gutom kami. Charot. Ayan. Namamas ko po. Namamas ko po. Diretso tayo. Exclusive na exclusive, ano? Alam ko may show siya na po. Wait lang, Ma'am Julian. Ayan. Yung riffs and runs niya, di ba? Yung parang mahamog pa dyan, malamig dyan, dahil nasa tabi ng dagat, di ba? Tapos, riff and runs niya, talagang, ika nga natural. And talaga nag-i-enjoy siya. Then, mapapansin nyo, malabo lang mata ko, pero kitang-kita ko, yung habang kumakata siya, nakangiti siya. Diba? Anong nangyari sa tenga mo? Nahuhulog ang aking... Malaki ang butas ng tenga mo? Ayan, sige. Kaya mo yan. Ganito lang. Ayun. Okay. So, yun ba yung sabi ko? Yung mahamog man doon. Mahamog, pero nakangiti pa rin siya. Diba? Tapos nakaano siya. Anong tawag sa ganyan? Sundress. Diba naalala ko agad? Kahit moonlight na. Hindi. Eh, syempre, galing ka ng hapon, nandiyan ka na, diba? Magpapalit ka ba pag...
Uy, nagtungtong na sa is, mag-change outfit na ako. Wish ko din naka sundress. Hindi, subukan mo. Sa akin ano? Ang dating sa'yo, ano, duster. Duster ang dating sa'yo. O, diba? Kadiri. Okay, diretso tayo. Nasisira yung outfit ni, ano, ni Julian sa'yo. Ganda-ganda na sundress. Okay. Tagangiti na siya, oh. Love it! Diba? Nakakaaliw. Thank you so much! Putuloy na ba natin dyan? Yeah. Okay, putuloy natin dyan, ha? Okay. So, alam mo yung alam naman siguro nung iba dyan na si Mariah mahilig mag-gaga pag nag-riff and run na yung boss. Nagagan na siya, di ba? Ika nga, natural na lumalabas talaga yan. Ika nga, para sa akin, finger notes ang tawag ko dun, eh. Sa mga estudyante ko na sinasabi kong finger notes. I-visualize mo yung tono mo and makikita mo pag taas, baba, gumaganon yan. Ibig sabihin, pag nasundan mo yung daliri mo, ibig sabihin, na-visualize mo na yung tono mo. Yan, yung ganyan. Ika nga, nakakatulong yun sa stress points ng mga singers din. Diba? Feeling ko lang, ano, super impromptu talaga tong nangyari na to. At si ating talagang singer dapat dun sa beach resort na yan, eh, nasa pawa na talaga ni Julie. Oo, oh, hindi, pero magaling din malamang yan. Kaya, syempre, di ba? Nasa prestigyosong beach resort. Pang feeling ko, nababakasyon na si Julie dun sa beach bilang, hindi, pero may show si siya Julie sa beach, eh. May gagawin siyang, ano, eh, something, eh. O, ganun ba? Oo, oh, correct me if I'm wrong. Boise, assignment mo yan. Pero ano, sa akin, ang sarap lang pakinggan. Lang oo. Pero ito, hindi matatapos ang isang Julian San Jose episode ko nang hindi ko sasabihin na ang ganda ng shifting niya. Oo. At pasensya maganda siya. Pasensya na. Yun. Hindi, kasi may nag-comment dyan. Pare-pareho lang daw ang comment ko. Eh, totoo naman. Ang shifting niya talaga. Eka nga, ganun ako. Alam mo, pag nakakita ka na maganda, ay, ang ganda talagang bata nito. Kinabukasan, ay, ang pangit ang batang. Hindi magbabago, di ba? Malamang sasabihin, maganda pa rin. Pasensya na po. Ika nga, ganun talaga, eh. Maybe the channel is not for you, so I'm sorry. Iko-comment ko lang yung buhok, medyo frizzy na, kailangan na mag-conditioner. Eh, galing ka ba naman dagat? Ganun talaga. Paiba naman comment. Oo, frizzy. Yan. Ayan. Pero, ayan, maraming salamat yung ano, yung professionalism and pagiging kind and to oblige, in that oblige, eh. Ika nga, pagbigyan. Pinagbigyan niya yung mga nanonood diyan. Oo. Sa buyo ng ano, ng mga barkada niya rin. Ate Julie, ano? Hindi, ito yan, eh. Naman. Ito yan, eh. People haven't seen a performance, live performance like this for a long time because of the pandemic. And alam mo yun, to be able to see something like that na out of nowhere biglang nag-perform yung, di ba? Nakakatuwa. Nakakataba ng puso. Maraming salamat. And malamang lahat ng nandyan at instant fan talaga ni Miss Julian. Correct. If not, before pa, eh, mas naging fan sila lalo. Di ba? Ayun. It shows, ano, character din kasi ng isang singer o ng artist, yung how you act in a situation where you're being put on a spotlight, ano yung tawag, yung biglaan, yung ganon, di ba? May iba kasi, no, thank you, pakasyon ako ngayon, I'm preparing for a show, pasensya na, nire-reserve ko ang boses ko. She can always say that. They have the right to say that. But still, kung, di ba, we don't have any background stories about this naman kasi. So, ayun, maraming salamat pa rin, Miss Julian, and also maraming salamat kay Fritz Vega PH. Ayun, 'di ba? Nakaka-enjoy yung manood talaga ng ano. Kay Julian kasi parang
ano yun? Limitless? Limitless Diva. Diba? Yung parang... Saka sa akin pa ang effortless. Effortless. Ang pagkanta at ang kagandahan. Mm-hmm. Hindi, tsaka kasi kung bihira sa singer, hindi lahat kasi ng singer pwedeng maging... Yung boses mo pwede pang soundtrack ng mga Korean novela, pang movie. Mm-hmm. Hindi lahat kasi ng singer pwede sa ganon. Kapag na ganon ka, ibig sabihin, yung emotions mo talaga madaling dumikit dun sa kinakanta mo. Eh. So, it takes a specific singer and tone and quality and the way you sing para yon, di ba? Sabi mo kasi pang ano yun eh, pang Korean novela something eh. Ayun nga, soundtrack. Lie to Me. Lie to Me. Korean novela. Ayun. Okay. So meron ko pa bang gustong batiin? Binabati ko po ang lahat ng aking ninong at ninang pero karamihan sa kanila ay patay na. Sumalangit na ba? So maligayang Pasko po sa langit. Ayan, ayan. Okay. So ano pa ba? Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay, panonood at pagsusubscribe dito sa Soundstage Sargo Music Center Competition 101. Ayan. Okay. Before we end the show, we would like to invite everyone to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Soundstage Sargo Music Center, and click nyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga videos na lalabas. Ayun. Okay. So, paalam na tayo. Paalam na po. Okay. Again, this has been Coach Joseph. Coco, namamas ko po. Yan, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Competition 101 dahil ang buhay minsan parang competition. Bye!